Siyempre, babatiin natin si Ma'am Shi. Si future lawyer, future attorney Paula. Si Ma'am Shi Paula kasama ni Doc Angel. Doc Angel, kaya kita inimbita. And the reason is for us to discuss this new slogan of the administration na kadideklara, I think, 2 days ago, yung bagong Pilipinas, ano? Nung marinig niyo po yung slogan na bagong Pilipinas by this administration, ano po yung dating sa inyo? Well, by the word itself, bago, kailangan may makita tayo talagang maraming pagbabago. Ayun. At yan ay matutupad sa mentality ng Pilipino. As lagi natin sinasabi, it starts from believing na mayroong chance pa tayong magkaroon ng magandang bansa, magandang buhay, at magsisimula yan sa pagkakaisa ng gobyerno at ng mga mamamayan. That's why ang una niyang panawagan, kaya natin siya inupo dyan sa Malacanang, ay yung unity. Unity na sinasabi niya. Tama. Pag-iisa ang kagustuhan ng gobyerno at naniniwala ang mamamayan dito, magkakaroon ng 100% na suporta sa bawat kilos ng mamamayang Pilipino. Pag pinagdudahan, doon magsisimula ang problema. Kasi sa ating history, sa mga nagdaang administrasyon, alam nating lahat yan, na pag mayroong isang na-involved sa korupsyon, damay ang buong institusyon. Halimbawa, kung senador ang involved sa korupsyon, damay ang ibang senador. Kung congressman naman, damay ang buong kongreso. Kaya, ang nagiging impression sa mga Pilipino, pare-pareho sila. Nagiging general yung statement, mga kurakot yan, mga puro sarili lang ang iniintindi yan. Kaya napakahalaga na hindi natin dudungisan yung bawat ahensyang kung saan tayo nandun, kung tayo man ay appointed o elected official. Tama. Para maniwala ang mamayan sa sinasabi ng gobyerno. Kasi isang boses lang kayo dyan . Tama. Mapa-executive ka man or legislative ka man or sa judiciary ka man. Oo. Kahit naman magkakaiba kayo ng powers. Ng functions. Still, iisa ang inyong public office kayo. Yes, public office kayo. Iisa lang dapat ang hangarin ninyo sa buong bayan. Maglingkod. Tama. Para sa kabutihan ng buong bansa. Oo. But the word per se na bago, words na bagong Pilipinas, sa to some, ito daw po ay nangangako ng pag-asa, nagbibigay ng grabing ano, parang hope and magandang kahihinat na ng Pilipinas. Pag tiningnan niyo yung merong NEDA, meron tayong NEDA, no? Na National Economic Development Authority. Uh-oh. Sa kanilang website, makikita niyo yung ma-download niyo yung isang Philippine Development Plan. Right. PDP. Mm-mm. Yan ay nagsimula noong 2016 sa panahon ni Pangulong Duterte. Mm-mm. So, yan ang plano ng pagbabago simula doon. Mm-hmm. Ang vision ay 2040, New Philippines by 2040. Mm-hmm. Alam niyo ba nakasulat doon? Mm-hmm. By 2040, puro middle class na tayo. Yun ang nakasulat. Yes. Parang general objective nung... Yes, general objective, maging middle class ang maraming Pilipino. Oo. At yung mortality rate ay aabot na ng 80. Yung life expectancy. Life expectancy. Kasi nga, pag... Pagmulad ng bansa. Pagmulad ng bansa, ibig sabihin, nagre-reflect nagre-reflect sa mga tao. Sa quality ng buhay. Yeah. The reason why hindi naman natin na-achieve palagi yan, because sa stressful na buhay ng Pilipino. And bakit ba nagiging stressful? Mostly ekonomiya yan dahilan. Mataas ang competition for jobs. Survival. Kasi yung tatlong yun ang lagi lang namang motivation ng tao . To get food, to get clothing, to get shelter. Uh-oh. Kaya pag dumadami ang tao, mataas ang kompetisyon dyan sa tatlong yan. Kaya pag hindi... Dumadami stress. Yes, pag hindi mo na-achieve isa o dalawa dyan, tataas yung stress level, at ihirap talaga ang buhay ng Pilipino. Iiksi ang buhay mo. Ayun. The moment na ma-stress ka. Oo nga. Yeah. Yeah. So, the slogan, Bagong Pilipinas, promises so much. Yes. So much, ano? So, para bagang kung dati ay puti or dati ay ganitong kulay, ganito ang dala ng administrasyon, ano? Yes. Of course,
kailangan may laman yun tulad ng sabi po ninyo. Yes. Kailangan may tangible na makita. Yes. Hindi lamang sa slogan, ano? Yes. Yun. Kaya nga ang halimbawa doon sa Philippine Development Plan na The Angel, napakaganda yung objective. But how it will make happen? Paano pangyayarihin? Ano ang formula na gagawing middle class or magre-resulta sa pagiging middle class ng marami? Yeah. Hindi magagawa ng gobyerno yan alone. Alone, no, yes. Kung nag-iisa lang gobyerno, naniniwala silang ma-achieve natin yun. Pero tayong mga mamayang Pilipino, naniniwala pa tayo. That's another issue. Kailangan paniwalaan natin para yung kilos, salita, action natin nakatuon doon. May isang kailangan kumpas. Talaga ng pagkakaisa sa mentality. Kaya kung maganda mentality na nakaupo, hindi naman maganda mentality ng citizens, hindi rin ma-achieve yun. Pero sa tingin ko naman na Sir Angel, ano, it boils down to a good leadership Yes. Good governance. Pagka ang mabuting leader ang nakikita kasi ng mga ng tao, by nature, sumasama ang tao. Sana. But there's this point of, demokrasya tayo. Yes. May karapatan akong magsalita ng ganito, may opinion ako sa ganito. Uh-oh. Mas maganda ang ganitong ideya. Meron talaga ng gugulo. Ay, nanggugulo. May manggugulo sa atin to give us doubt or to doubt the intention of the government. Pero kung pag-uusapan natin, sir, ang bago, pagbabago, ano ho? Ano sa nakikita mo ang mga dapat talagang immediately mabago? Bukod sa mentality ng Pilipino. Yeah. Okay. Kasi yan ang root cause lagi Because we cannot achieve anything that we don't believe in. That's one. Yeah. Hindi natin ma-achieve. Kung, ano iniisip kasi natin, yun ang mangyayari. Yes. Kung hindi tayo naniniwala, yun ang mangyayari, hindi mangyayari. Yes. For example, ito. Marriage, kunyari. Kung hindi ka naniniwala sa perfect marriage, you will never make any effort to achieve it. Yan ang mga ano ngayon Yan ang mga salita ngayon. One lang, forever. Yes. You will never achieve anything na hindi mo pinaniniwalaan. Kasi hindi ka mag-e-effort. Hindi ka naniniwala eh. Hindi ka mag-e-effort. Tama. Kaya para saan pa yun? Diba? Hindi talaga mangyari. Yes, hindi mangyayari. So it starts really from mentality. Now, second, yung ating mga nauupo sa gobyerno, appointed man or elected, kailangan din pinipili. Pinipiling mabuti. Kung anong klaseng pagpapalaki ginawa sa kanya ng magulang niya. Alam nyo ba... Pero may kakayahan ba tayo talagang pumili ng ano? Meron. Makikita mo yan eh. Oh. Tingnan mo or kung sino ang sikat. Hindi eh. Hindi dapat yun ang basehan eh. Oh. Alam mo sa history natin, yun ay involved sa mga korupsyon, galing sa pamilyang na ang tatay ay maraming asawa. Ooh. Hindi mo ba napansin yun? Gusto mo ba magbigay ng isang example? Huwag na. Baka mareklamo tayo dito. Teka, re-electionist yata. Marami yun. Oo. Kaya pagka pamilya pinanggalingan yan, otak-watak din ang pamilya. Asahan mo. Pero hindi rin garantya, sir, na halimbawa, na pagmayaman na yung isang tao ay hindi magnanakaw. Naniniwala ka ba sa ganon? Pag na-tempt. Pag nagkaroon ng bisyo. Pag nagkaroon ng bisyo? Oo, kasi hindi niya gagalawin yung yaman na pinaghirapan niya. Kukunin niya sa effort ng iba. How about the spirit of being a businessman na walang ibang iniisip kundi yung kumita lagi? Yun, selfishness ang tawag natin doon. Ayun, oo. Kasi dapat yung pinuproduce niya sa negosyo niya ay nakakasolve ng problema ng sa nakararaming human being. So dapat selfless... Act ang mga nasa gobyerno. Yes. Ayun, dapat. Oo. Kasi parang ano yan parang pag-aasawa din yan Mm-mm. Hindi na yung sarili mo iisipin mo yung taong bayan na eh. Mm-mm. Pag nag-asawa ka, hindi na yung sarili mo iisipin mo. Yung asawa mo asawa mo at pamilya mo. Yes. Yun na yung focus mo. Tama. Oo. Okay. So, i-apply natin yan sa pangkalahatan, sa bansa. Ano, mamaya po ng konti. Kasi, bago po ang slogan ng ating leadership ng Pangulong BBM, Bagong Pilipinas. In fact, parang may simplan sa dating slogan yung Bagong Lipunan. Bagong Lipunan sa tatay niya. Kaya po. Parang medyo kaya po. Mamaya, babalikan natin sa iyo. Mga kaibigan, ang kasama natin for today si Doc Angel Basse at kasama si Commander, si Ma'am si Paula sa studio. Magbabalik tayo sa ating programa sa pagpapatuloy po ng palatuntunang Reporter's Hour dito po sa DCRJ pagkalipas po ng ilang mahalagang paalala.
If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have three streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streama. That's Streema. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Ako po si Sunny Ilustre, and my program is Sali Masa, aired every Saturday from 4 o'clock to 5 o'clock p.m. on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 a.m. on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV, facebook.com, DZRJ 810 a.m., and our official YouTube channel. Ako po si Elisa. Ako po si Kain. At kami ang host ng AHA Balitang Bata. Ang AHA Balitang Bata po ay ang kauna-unahang teleradio show na gawa ng mga bata para sa mga bata. At every week ay nakikipag-partner kami sa mga public schools upang sagutin ang mga katanungan matagal nyo nang gustong sagutin. Pinag-uusapan po namin ang mga mahalagang bagay sa atin. Kaya't makinig at manood sa AHA Balitang Bata, isang kakaibatang show ngayong kakaibang panahon. Mapapanood po kami sa Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes, at sa free-to-air TV. Sa facebook.com/DZRJ810AM at sa official YouTube channel. At mapapakinggan din sa DZRJ810AM Radio. Kita-kits mga ka! UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, ang programang humuhugot sa mga isyung may kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay at tumatalakay sa halo-halong usapin na may kabuluhan sa ating lahat at may pake sa bawat isang mamamayan. Ginagawa ang pagtatalakay sa istinong umpukan at masayang kwentuhan. Bukod sa mga balita ni Mastermind Raul Virtudazo, hinihimay din ng UGM kung bakit mahalaga sa atin ang mga desisyon ng gobyerno at kung ano ang magiging epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagbibigay impormasyon din kung ano-ano at aling-aling ahensya ang pwedeng tumulong at tumugon sa problema ng mga mamamayan. Nagbibigay din ng kaalaman ang UGM sa mga bagay na may kinlaman sa pagmamay-ari ng lupa upang magkaroon ng kalasag ang mga ilegal na pinapaalis, dinedemolis at inaagawan ng lupa ng mga land grabbers. Kaya huwag tantanan ang UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Tumutok sa Radyo Bandido TV para inform ka. Watch Monday to Friday except Tuesdays on Radyo Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, Free to Air Channel 29, TV Plus Boxes, DZRJ 810 AM, Facebook/DZRJ810AM, and on YouTube channel DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world, Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810AM, and YouTube channel DZRJ810AM Radio Bandido.
Ako si Vance Fernandez. Ako si John Manlapas. Ako si Romel Madrigal. Ako si Chris Lucas. Ako si Roel Tarayo. Ako si Jimmy Mausay. At ako po si Errol Dacame sa programang Reporter's Hour. Inyo pong napapanood at napapakinggan araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Tayo po ay live sa Radyo Bandido TV, simulcast on DCRJ 810 AM. Live din po tayo sa Sky Cable Channel 224, sa mga TV Plus boxes at sa free-to-air TV. Tayo po ay napapanood din sa facebook.com/DCRJ810AM at sa ating official YouTube channel. 6 minuto po makalipas ng 10 o'clock, mga kaibigan. Balik na tayo sa ating program again. Sa pangalan po ng aking partner, Mayor Tony Chavez, si Errol Dacame po, and live in our studio, guest po natin ang ating kaibigan, Dr. Angel Basi. Dr. Angel, magandang umaga po ulit. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun, oo, balikan natin. Mabilisan yung ating pinag-uusapang bagong Pilipinas slogan ng BBM's administration, sir. Ano? Kanina, hindi po natin natapos yung tinatanong ko na, with this slogan, ano bang gusto mong makitang talagang bago? Bagong Pilipinas means bagong ugali. Mm-hmm. Bagong ugali ng lahat. Dapat. Ugali ng lahat, oo. Hindi lang mamaya, kundi yes. Pati mga nakaupo sa gobyerno. Yes. At bagong henerasyon, sana. Mm-hmm. Bagong mga magulang na alam ang responsibility sa kanilang mga anak. Mm-hmm. Bagong mga vision ng bawat Pilipino para sa ikauunlad ng kanya-kanyang buhay. Bahagi ng ating obligasyon yan sa Estado, yung i-organize din natin ang buhay natin. Tama. Oo, tama. Yung hindi natin ipapasa sa gobyerno tsaka kay Lord. Tama. Pag pinasa natin kay Lord tsaka yung ating buhay sa gobyerno. Eh kasi ang gobyerno, hindi ganito-ganito. Hindi tama yun na pinagtatrabaho so, natin si Lord. Sa pagmayos ng pamilya, magiging mayos ang lipunan. Yes. In short, oo. Yes. What else? International relations natin. Punta nga tayo doon sa international relations. Previously kasi, si Pangulong Duterte ay ang naging policy ng kanyang foreign independent policy daw ay yung paglayo ng konti sa US at paglapit ng todo sa China. Mm-hmm. Oo. Si Pangulong BBM ay lumapit dito naman sa US, medyo napa-US. Yeah, yeah, yeah. Bago yata yon. Bago rin. kasi ang Pangulong Duterte, iba yung mentality niya eh. Iba. Nag-aral din ng history yan. Yeah. Kabisado niya yung intensyon ng Western world sa mga maliliit na bansa gaya natin. Oo. Kaya the more na tayo ay ignorante, the more na we will be subject to their rules, to their policy. Manipulations. Yeah, so, wala tayong kakayahan eh. Kasi yung pondo natin, saan ba napupunta? Sabi ng karamihan, lahat naman yan may string attached. Whether ganito, kaliwa, whether kanan, may string attached lagi. Although, pag tinignan mo yung mga kapitbahay nating bansa na nagpalakas ng kanilang military, nagpalakas ng kanilang ekonomiya, hindi umaasa yan. Hindi umaasa. Oo. So, in short, you are telling our viewers na dapat makita natin bagong lakas ng militar, bagong lagas ng ekonomiya ng Pilipinas. Yes. Napakaganda. Yes. Kung makakatayo lang tayo sarili nating paa, pag may inaalok yung Western world na idea, pag-aaralan natin, we will decide. Hindi yung sasabihin lang, this is a good idea, follow this. Yeah, yeah. Na hindi na natin pag-uusapan. Parang wala na tayong choice. Oo, parang wala tayong choice, susundin na lang kagad. Tama. That's our problem. I like that idea. No? Yes. Runs same with my opinion that kailangan nating patatagin ang ekonomiya because pag matatag ang ekonomiya natin, we can do so much. Yes. Like strengthening the armed forces of the Philippines. Yes. Irirespeto tayo kasi we can defend our territory. Oo nga, kumakailan lang sa mga post ko, di ba, namumblema pa rin tayo sa ating mga intruders. Oo nga, and until now. Alam mo ba sa buong Maynila, napakaraming ang lalaki ng katawan na puro sidecar drivers lang at mga tricycle drivers lang. Ang lalaki ng katawan niya. Oo. Alam niyo ba yung ginawa ng mga kapitbahay natin noon? Ang military duty compulsory. Yun. Oo. Kaya pagkaroon ng problema, lahat ng... Many of our legislators are really pushing for the... May kumukontra dyan. Ang problema may kumukontra. Kaya hindi ma-proceed dyan. Oo.
Ay sabi ng iba naman, yung ayaw ni Wag. Okay, di sana manindigan sila. Manindigan sila. May kumukontra man, i-push nila. I-push nila dapat. Compulsory ang military training. Kasi right now, parang nakikita natin yung relevance talaga. Oo, kaya tingnan niyo yung mga kapitbahay natin. Ready yan pagka nilusob yan without depending on other countries. Look at what Taiwan's doing right now. Oo. Talagang nag-re-ready sila. Lalo na South Korea. I mean, we are not planning to be at war with any Yes, basta lang ready lang. Ready lang. O, kasi pag pinag-aralan mo yung history, ang mahihinang country, bansa, yan ang talagang target. Yes. Target for colonization. And especially daming natural resources. Pag-iintresan ka talaga. That includes the Philippines na maraming kumpirmado diyan sa West Philippines, sinasakop ng Philippine territory ay maraming dyan, natural gas or kasi oil. Alam nyo kaya pinag-iinteresan nila yan, yung ating resources. Mm-mm. Kasi wala tayong ginagawa. Kung long time ago may ginawa na dyan. Hindi nila pakikialaman. Ang colonization spirit, pag nauna ka dyan, sa'yo yan. Pag hindi mo iniintindi, inaangkin mo lang, wala kang ginagawang to make it profitable or produce results for the Filipino people, talagang kukunin ng iba yan. Well, sa issue ng ownership, di ba? In fact, mas mabigat yung possession. Mabigat. I mean, you can have the title. Yung iba, may title pero hindi siya nakaukupa. Yes. May argumento ng mahaba. Pupunta ka pang korte to prove your ownership. Yeah. Diba? All right. July 24, sona na ng Presidente Sir Angel. Ito po kasing bisita ko ay paborito ko po itong matanong sa mga issue, no? Lalo sa nation building sapagkat siya po ay advocate ng good family relationship, good marriage life, etc. Which I also believe na yun ang pundasyon, basic foundation, no? Yes. Oo. So sir, pwede ba ako magtanong ng grado sa presidente natin for the first year? Well, I can say sige nga. 90%? Ooh, 90. Napaka-generous mo. Oo, 90% kasi generous mo. Ang failure area lang naman na nakikita sa kanya ng mga detractors niya, yung agriculture natin, di ba? Pero hindi biro ang issue ng agriculture. Oo. Kasi pagkain niya. Kaya nga so may 10%. May mga taong nauna ng dominator sa industry na 'yan. Yeah. Kaya nakikipagkaibigan pa siya. So maybe same reason bakit ayaw niyo munang umalis sa DA because he really wanted to solve the problem. Kasi meron din gusto maghari-harian dyan. Sa issue ng agriculture. May utos na nga siya, di ba, na to run after the smugglers, the hoarders and price fixers. Patunay yan na talaga seryoso ang presidente. Kailangan lang yung manindigan. Sa tama. Pero of course, gusto nating maging independent tayo sa food production. Of course. Para kaya natin pakainin yung mga kapwa natin, Pilipino. And we are not reliant from importation. Hindi yung kumikita yung ibang bansa sa atin. Yeah. Dapat tayo yung kumikita sa kanila. Kumikita sila, kabibili natin, binibili ng missile papunta sa atin. Pati yung inuhuli doon sa dagat natin, binibenta sa atin. Umikot ng ganun, papunta sa kanila, imported na raw. Binibenta sa atin, mas mahal. Pinagaganda lang yung packaging. Pinagaganda yung packaging. Sana matigil na yan. And it will happen pagka meron tayong sarili. Yes. Nakikita ko naman, Sir Angel, na the direction is being set clearly. Like, sabi ng presidente natin, I wanted to make the Philippines as export hub. Export hub. Maganda yung But how you do it? Yun ang sinasabi natin kanina na tayo naman yung maglalabas. Yes. Kasi nasusukat yung ganda ng ekonomiya ng Pilipinas sa GNP. Tama. Yun nilalabas nitong produkto at serbisyo. So sabi ko, kasabay na dapat 'yan ng industrialization kasi that includes manufacturing. Yes. And we should not be limited from, exporting pineapple, exporting bananas. Kaya nga lakas-lakas ng China ngayon kasi nandoon lahat yung manufacturing plants. That's it. Kaya naman natin yan . In fact, kailangan lang, ang panuwagan ko, sir, dito sa pangalawang taon ng presidente natin, ay paniwalaan yung mga Filipino engineers, inventors, and scientists. Yes. Tawagin sila na sumama sa economic development. Ang dami natin talented na tama po. Sa babaya. Oo.
All right. So 90 ang grade mo. 90? Oh, yes. Talaga? Yes. Oo. Kasi basta i-maintain lang niya. Makatawagin ka ni Mr. President eh. Pupuntin mo kayo Sir Angel dito. Basta yung 10% remaining eh dun sa mga improvements. Oo. Now, what do you expect sa second term? Term. Year. Second year. Second year. I expect 95 na ibibigay ko sa kanya. And that includes a better DA. Agriculture, yes. And seeing supply. A tangible result, siyempre. Yes, yes. Siyempre, kasama dyan yung pagpapalakas ng military. Yeah. Na which is nakikita naman natin, nagkakaroon tayo ng bagong acquisition ng ating sandatahang lakas. Tama. So, i-maintain lang yung mga taong walang silbi sa lipunan, kunin para magkaroon ng silbi. Oo nga. Yung mga nakatambay. Oo. So, i-involve siya. Anyway, I believe talagang tama naman yung direction ng nagpag-sabi naman ng presidente that pabibilisin yung procurement sa AFP modernization. Maganda lang. Po yan. Okay yan. The more may pondo tayo na hindi na pupunta sa corruption, no. The more we can stand on our own. Oo. Yeah. Pero paano ito? Umamin yung ombudsman na pati yung ombudsman corrupted eh. So how do we see a corruption-free country? Anyway, mahabang usapan po yan. In the meantime, Sir Angel, ano nga yung libro mo na dapat mabili ng mga kababayan natin? Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay o Pag-preserve ng Marriage. Kakaibang title niya. Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay. Or pag-preserve ng marriage. Oo, kasi ang daming gusto makipaghiwalay. Oh, here's the book for you. Tingnan nyo kung qualified kayo legally. May proseso kayo dapat pagdaanan eh. May proseso. Gusto mo ma-enjoy yung single life mo? Gusto mo uli maging single? Daan ka sa proseso. Nandun din. Lahat ng principles na applicable din sa gobyerno para maging matino ang ating serbisyo sa publiko, nandun din po yun. But clearly, nandun din kung paano i-preserve yung marriage. Yes. Yeah. Pati ang preservation ng bawat relationship. Principles kasi nandun. Pag sinabing principles, ito yung first law na dapat mong sundin na hindi ka entitled sa iyong opinion. Hindi ka entitled naglagyan ng kondisyon bago mo sundin. These are tested. Ano ba yung conditions, expectations yata yun, yung mga ilalagay mo nakapagrelasyon ka o eko parang kinakasalan mo akong babaero, magtiis ka. Ito ako parang yun ang gusto niya sabihin, di ba? Tanggapin mo ako. Oo. Yung isa naman, pinakasalan mo akong maldita eh. Oh, bungangera talaga ako eh. Ano magagawa mo? Hindi po pwede mga ganong kondisyon. Ito nakakatuwa dyan. That is marriage, di ba? Yeah. Ang definition ng marriage, Article 1 sa Family Code, hindi subject to stipulations. Yun yung sinasabing kondisyon. Walang kondisyon. Hindi ka na pwede magbit-bit ng mga bisyo mo sa marriage. Institusyon yung tinatayo mo, hindi kailangan ng institusyon. Hindi pala yung yung prenuptial agreement. Yun lang yung binigay na kondisyon. Pwede yun. Dadali mo ba sa institusyon yung 1 million mo? Or mananatiling sa'yo? Ganun din siya. Kung meron siya mga ari-ariang minana, bibit-bitin ba niya yan sa institusyon para pakinabangan? Ang kondisyon na binigay ng Family Code, kung ayaw niyong dalin sa institusyon, may prenuptial. Ayun. Kung ano lang yung kailangan ng institusyon, yun lang i-contribute ng dalawa. Saan mabibili yung libro mo? Sa ngayon, sa office lang muna. Okay, but you can ship it anywhere. Anywhere in the Philippines, anywhere in the world. Yeah. Paano ba? Paano ang mga interesado maka-avail yan? Pwede lang i-type sa Facebook yung mismong title ng book, Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay o Pag-preserve ng Marriage. Yan. Lalabas yan. At may mga contact numbers doon. Yes, meron naman po. Ayun. Alright. Kaibigan, napakagandang basahin po yun. I suggest for you to buy it. Malaki ang may dadagdag sa inyong kaalaman, mga kaibigan. So, thank you, Doc Angel. May mga gusto ka bang batiin? Siyempre. Siyempre. Unang-una ko ba batiin? Yung aking mahal na may bahay. Nakapangalan sa kanya yung bahay? Oo, syempre, kailangan niya yun. Kailangan niya yun. Di ba? Naalala ko yung classmate ko eh. Di ba? Sige, mambabae ka, basta nakapangalan sa akin lahat. Ano? Properties! wala patutunguhan yung ganun. Oo nga eh. Patutunguhan. Sino ba sir? Mga staff ninyo dun sa office nyo? Yes. Nanonood sila ngayon. Hello, Casey. Hello, Raya. Ayun. Si Jessica. At si... Sino ba isa? Mm-mm.
Wala ka nakalimutan mo. Lahat sila. Oh, basta lahat sila nandyan ngayon. At sa mga anak namin. Yeah. But teka nga muna. Madalas ka kasi nakikita sa Facebook, may kinakasal ka. May ano. Doon po sa mga interesadong ano, paano? Yeah, kami po ay nagtuturo ng marriage counseling. Siyempre, at the same time, pag nakita naming ready ka na, kami yung magre-recommend sa'yo. Sige, mag-asawa ka na. Nakikita mo yan doon kayo? Nakikita dapat eh. Yes eh. Nakikita okay. Yun eh. Okay. Kaya kami ay naging katuwang din ng DSWD sa pag-conduct ng pre-marriage counseling sa, sa LGU. At kasama ng ating may bahay, si Ma'am si Paula. At yan po ang aming advocacy. Na gusto naming masiguro na yung gobyerno natin ay nagtuturo din ng tama tungkol sa marriage. Lalo na yung family planning. Ayun. Oo. Lastly, yung advocacy nyo na nakikita ko, ang dami-dami nyong binibigyan ng pagkain. Ayan po yung ating social responsibility na ang intention namin dyan ay mabawasan yung ating street children. Kala ko mabawasan yung kayamanan nyo. Street dwellers. Actually, bahagi din ng ating bahagi ng ating saan nga yung huli nyo pinuntahan? Luneta, tsaka Liwasong Bonifacio. Itong mag-asawa po, mga kaibigan, ay you call it just sharing the, ano? Sharing the blessings and making them feel na may Diyos at may nag-aalaga sa kanila. At hindi lang yun, hindi lang kami namimigay, nagpapakain. Sineseminar muna namin sila. Ayon. Bago namin bigyan ng... Hindi po magme-mayor si, ano, si Doc Angel, hindi po. Hindi po. Hindi rin magko-congressman. Hindi po. Alam niya lang kasi yung, ano, yung duty ng isang ano, righteous person. Yes. Yeah, guide, maging righteous ka lang at hindi ka pababayaan. Yeah, tama po. Yeah. Doc Angel, salamat sa presence ninyo rito sa ating program. As always, pag tumawag ang programang ito, eh, yes. Nandito ka. Salamat po, salamat. Malakas ka sa akin, sir. Grabe. Ma'am Shee, thank you. Siya ang camera lady ngayon. Salamat po, salamat mga kaibigan. 11:22, mag-break tayo saglit, engineer. At magbalik tayo sa ating programa pagkalipas po ng mahalagang paalala.